relasyon sa mundo ng panghabang buhay, ito ang relasyon natin sa ating anak. Hindi may alis ng ating buhay ay pinabigkis ang tadhana simula pa lamang ng unang araw na sila ay isinilang. Ako nga pala si Lenora, 45 taong gulang na ngayon. Buntis ako noon sa panganay ko na si Mayan. Kasalukuyan nag-aaral ngayon ng senior high school. Hindi biro ang pinagdaanan ko bago ko siya isinilang dahil may gustong kumuha dito nang nasa sinapupunan ko pa lamang siya. Grabe ang nangyari sa akin nang hindi ko makakalimutan. Tulad na lang ng isang gabi, maliwanag ang buwan noon at ang aking asawa ay pagod galing sa pangingisda. Gusto ko sanang gisingin siya mula sa napakahimbing na pagtulog pero hinayaan ko lang dahil maaga pa siya aalis bukas upang mangista na naman. Nang lumalim na ang gabi, nang bigla na lang sumakit ang tiyan ko nang hindi ko nalalaman. Wala naman akong nakain na bawal na ikakasama ng bata sa sinapupunan ko. Pero sa di kalayuan ay may narinig ako ng isang huni ng tiktik. Papalapit ng papalapit sa akin. Pero hindi ko ito pinansin kasi may nakabagsabi sa akin, kapag nakarinig ka daw ng ganitong huni na akala mo'y malapit lang ay nasa malayo daw ito. Pero ibang narinig ko. Papalayo ng papalayo ang kanyang huni. Kaya ang ibig sabihin ay papalapit ito sa amin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil sa sobrang sakit ang tiyan ko. At may biglang lumundag sa bubong namin. Sinubukan ko ulit na gisingin ang asawa ko. Pero ang sarap ng tulog, walang pakialam sa kanyang paligid. Buti na lang ay naalala ko ang lana na bigay ni mama sa akin. Pangontra daw ito sa mga masasama. Kinuha ko ito at hinaplas ko ang aking tiyan. Pero bago ko pa ito kinuha, ay kumukulo ito. Sinyalis ito na may masasamang nilalang talaga na umaligid sa aming bahay. Sa pag-aplas ko sa lana, ay unting-unting nawawala ang sakit ng aking tiyan. At ang tiktik naman sa ibabaw ng bubong ay hindi ko na marinig ang kanyang huni. At sa mga oras na ito ay nagising na ang aking asawa. Tinanong ko siya na bakit hindi siya nagising at walang pakialam sa nangyari sa paligid namin. At ang sabi niya ay sinubukan daw niyang gumising para bang may pumipigil sa kanya. Sa takot ng aking asawa ay hindi na siya natulog. Binantayan niya ako at sinabihan na matulog na. Bawal daw kasi sa buntis ang magpuyat. Kaya sinunod ko ang kanyang sinabi. Nakatulog naman ako ng maayos at nawala ang pananakit na aking tiyan sa tulong ng lana na bigay ni mama sa akin. Kinaumagahan ay pagising ko ay napakabisi ng aking asawa. Hindi na muna siya nangisda sa mga araw na ito. Naghanda pala siya ng pangontra sa tiktik. Kumuha ito ng kawayan at pinatulis niya ang ibabaw nito. At ang ibabaw naman ng bubong namin ay nilagyan na ng mga matutulis na kahoy para hindi makalapag ang tiktik sa ibabaw ng bubong namin. Naging kampante na ako na hindi nababalik ang tiktik dahil sa ginawa ng aking asawa na pangontra sa kanya. Isang araw, habang papunta ako sa palengke, bibili sana ako ng gulay. Ay meron akong nakasalubong na matandang lalaki at nakatitig sa tiyan ko. Binaliwala ko lang ang pagtitig niya sa tiyan ko pero hindi siya uminto sa pagtitig hanggang sumakit na lang ang aking tiyan. At ako naman ay dali-dali akong lumayo sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad. Nang nasa malayo na ako ay nilingon ko ang matanda at sa paglingon ko sa kanya ay bigla na lang itong nawala na parabang bula. Nagtaka ako sa matandang yun bakit ang samang makatingin sa tiyan ko. At nang nasa palengke na ako ay may napabalita na may nakunan daw kagabi na buntis. Hinala nila ay tiktik daw ang dahilan kaya ito nakunan. Wala kasi daw kasama ang buntis sa kanilang bahay dahil ang kanyang asawa ay di pa nakakauwi sa pagde-deliver ng saging. Nagpasalamat na lang ako
na hindi ako naging biktima ng tiktik. Pag-uwi ko sa bahay ay agad kong sinabi sa aking asawa ang nangyari sa buntis na nakunan. At sinabi naman niya sa akin na dapat talagang maghanda kasi baka daw bumalik ang tiktik, kaya nakapag-desisyon na lang ang aking asawa na hindi muna mangisda hanggang hindi pa ako nanganganak kasi delikado daw na iwan niya akong mag-isa sa bahay. Palubog ng araw at ang aking asawa ay naghanda baka sakaling babalik ang tiktik sa amin. Alas 7 ng gabi na marinig namin ang alulong ng aso na tila ba ay minakita sila na hindi natin nakikita. At sa kitagal ng pag-alulong ng mga aso ay may pumalit na tinig na nakakatakot ito. Ang huni na naman ng tiktik papalapit na papalapit sa aming bahay. Pero sa mga oras na ito ay hindi ako natakot dahil kasama ko naman ang aking asawa. At ako ay nakapaghanda na. Nilagyan ko ng lana ang aking tiyan para hindi ito sumakit. Palapit na ang tiktik sa aming bahay pero wala sa bubong namin. Nasa bukuran namin ito, palibot-libot lang dahil hindi makapunta sa bubong namin dahil nilagyan ito ng aking asawa ng mga matutulis na kahoy. Naganda na rin ang aking asawa baka sakaling papasok sa aming bahay. Nilabas niya ang buntot pagi na kanyang tinago at itak na pinahiran ng lana. Papasok na sana ang tiktik sa bahay namin. Nang biglang nagsalita ang aking asawa, sabi niya, "Sige, pumasok kayo kung gusto mong mamatay. Tigilan mo na kami kung ayaw mo makilala ka ng taga rito. Umalis ka sa lugar namin kung ayaw mong masaktan." Sa pagsabi nito ng aking asawa, ay bigla na lamang itong lumayo sa aming bahay. At ang mga huni nito ay papalayo ng papalayo na sa aming bahay. Lumipas na ang isang buwan ay akala namin ay nawala na ng tuluyan ang tiktik na pumunta sa bahay. Kaya napag-isipan ng aking asawa na mangisda ulit dahil naubusan na rin kami ng pangangailangan araw-araw. Kaya ako na lang mag-isa bago pa siya umalis ay nagbilin siya sa akin ng buntot pagi. Pangontra ko daw ito kung sakaling babalik daw ang tiktik. Mahirap na daw kasi wala siya. Sa pag-alis ng aking asawa ay nakaramdam ako ng takot at pangamba sa aking sarili. Pero pinilit ko lang na palakasin ang aking loob para hindi madaig ng takot na aking nadama. Sumapit na nga ang takip silim at ang kaba sa aking dibdib ay hindi pa rin nawala. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Di naman ako ganito noon nakaraang buwan. Tila ba may hatid na panganib sa buhay ko? Ayun na nga, bumalik na ang tiktik na sinasabi ng aking asawa. Inabangan lang pala niya ang pag-alis ng aking asawa. At sa pag-alis ng aking asawa ay bumalik ang kinatatakutan ko. Pero hindi lang isa ang bumalik. Dalawa na sila. Palibot-libot na naman sila sa aming bahay. Kinuha ko ang lana na bigay ni mama at napakasakit ng aking tiyan. Inaplas ko ang lana pero hindi pa rin tumigil ang pagsakit ng aking tiyan. At ang mga huni ng tiktik ay sobrang lakas at ang sakit sa tenga kung pakinggan. Hindi ko hiniwalay ang lana na bigay ni mama sa akin at ang buntot pagi na binilin ng aking asawa. Kinuha ko rin ang matulis na kawayan na gawa ng aking asawa baka sakaling papasok sila sa loob ng pamamahay ko. Ay nakahanda na ako sa lahat ng kanilang pag-atake sa akin. "Sige, pumasok kayong dalawa dito sa pamamahay ko. Hindi ko kayo aatrasan. Kala ninyo makukuha ninyo ang aking anak na nasa sinapupunan ko? Pwes, nagkakamali kayo. Lalaban ako sa inyo kahit ikamatay ko pa. Hinintay lang pala ninyo na umalis ang aking asawa. Ako lang mag-isa dito. Pumasok kayo." Pagtingin ko sa taas ng aming bubong ay nandito ang isang tiktik. Pinutas niya ang bubong namin. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko at ang mga dila nito
ay napakahaba. Naglalaway, nangatingin sa aking tiyan. Sakto naman na may hawak akong kawayan na pinatulis. Tinuso ko ito at natamaan. Tila ba nasaktan ito at tumalo ng tiktik na nasa bubong namin. Sumigaw ito ng malakas at tila nanghihingi ng tulong sa kanyang kasama na tiktik. Gusto ko sanang lumabas pero naalala ko ang bilin ng aking asawa na wag na wag akong lalabas ng bahay kahit anuman ang mangyari. Buti na lang ay naalala ko ang kanyang sinabi. Sa pagtuso ko sa tiktik ay kumalma ang buong paligid namin. Nawala ang mga huni nito. Kinaumagahan ay mayroong naipabalita sa lugar namin na meron daw mag-asawa na umalis sa kanilang tahanan. At ang kasama nito ay may sugat sa bandang dibdib. Hindi nila alam kung anong dahilan ng kanilang pag-alis. Pero ako, alam ko na tiktik ang mag-asawa na yun. Kasi sa bandang dibdib ko siya tinamaan ng matulis na kawayan. Sa pag-uwi ng aking asawa galing sa pangingisda, ay sinabi ko sa kanya ang buong nangyari sa akin. Buti na lang daw ay lumaban ako sa kanila. Kung hindi, biktima na sana ng tiktik ang aking anak ngayon. Wala naman sigurong ina na hayaan na lang ang anak na masaktan. Kaya sa mga oras na yon, ay hindi ako nagpadiig sa kampo ng kadiliman.